Ayan, titikman ko na siya. Ako nagluto. Kaldera pang itik. Ayan. Ayan yung bell pepper, yung tanim namin, hinarvest namin. Titikman. Titikman natin, guys. Mmm. Sakto lang ang lasa. Pinik. At tinikbuto ko na. Sakto lang ang lasa niya, guys. Malinam na. Mmm. Ito, guys, pinatuyo ko talaga siya. Wala siyang, hindi yung kaldereta masabaw. Pinatuyo ko siya kasi isa ko sa anong to yung tagal ng kanyang ano. Yung tagal ng pagkain. Kaya pwede siya na sunod na araw pa. Hmm. Malambot siya ulit kasi pinakuluan na siya kahapon. Mga may siguro sa oras. Pinakuluan. Tapos ngayon magawa ko siya niluto. Pinakuluan siya na meron siyang asin. Mayroong paminta at saka bawang. Hmm. Kaya malambot siya. Panalo. Pupunta kami sa kanya muna kasi dadali namin itong niluto kong kaldereta. Birthday na ako. Salamat sa mga bumati. Ako ko birthday. Bukas may birthday pa rin. Punta sunod. Ito na nga guys, papakita ko sa inyo kung paano ko niluto ang kaldereta itik. Ito na po yung nilagang itik. Yan. At ito po yung ingredients, garbanzos, ang siling pula, meron tayong reno, at meron tayong bawang at sibuyas, at saka dalawang cubes. Chicken cubes po ang ginamit ko dyan. And then ito po yung bell pepper. Yung nakita mo sa video ko, yung bell pepper na tayo namin. Ayan, nag-harvest po ako. And then may paminta tayo dyan at may butter. Okay, at meron din po tayong, gumamit po ako dyan syempre ng mamasitas, kaldereta mix. Ayan. And then meron po tayong tomato paste. Yan, tomato paste. Hindi na po ako gumamit pa ng ano dyan, tomato sauce. Kasi tomato paste po at saka yung kaldereta mix is enough na po yun. Hindi na ako kailangan gumamit pa ng tomato sauce. So, ayan po guys. At may paint na ako ng kawali. Ayan. At nilagyan ko na ng butter. Lagyan natin siya ng konting mantika para hindi masunog ang ating butter. Ayan. At ilalagyan na natin ang ating bawang at sibuyas. Lutuin na po natin si bawang at sibuyas. Yung parang konting nabablang brown siya ng konti. Yun bago natin ilagay ang carne natin na itik. Yun po. So sa kanilang itik po guys, yung unang pakulo po niya, itatapon po yun. Tinapon yung unang pakulo. And then, lalagyan niyo ulit. Itatapon niyo yung ano na yun, yung unang pakulo na yun. At lalagyan niyo po sa ulit ng tubig. At yun na po nalagyan na atin, bawang na buok, nawalit at paminta. So ito na guys, nilagay ko na nga siya sa butter. Nabilis ako na yung ating carne na itik. Ito pong kanilang itik, nilagay ko po yun sa freezer. Kasi nilagay ko po yun sa ito, nung umagawa ko. Ayan. So sinangkot-sangkot na lang po natin siyang itik. Papakot yung butter, bawang at sibuyas dyan sa laman ng carne na itik. Ayan guys, salamat bago pala ako magpatuloy mo. Salamat sa mga followers, sa mga magpa-follow, sa mga nagbibigay ng reaction, comment, yan, pag-share, mga video. Maraming salamat po sa mga star senders. Yan nga guys, maraming version ng kaldereta. Tulad niya, maraming ako napanood dito. Paano ko ba gumawa yung kaldereta niya? Yung sarili yung version. Comment ko lang guys. Kasi nakaka-share-share tayo ng ating mga ideas. Ito po guys, napapansin niyo, wala akong patatas, wala akong carrots na nilagay dyan. Yan lang po talaga ang aking nilalagay dyan sa itik. Ayan, ito naman yung bell pepper. Ay, pinalay-fry po natin yan. Pinalay ko siya. Ayan. At pati po yung garbanzo. Kaya po natin siya spinner right kasi ang purpose po niya para sa akin lang po at ay hindi po natin sa yung agad-agad na ihahalo dun sa niluluto natin kaldereta. Ito po yung mga gansong ingredients. May sarili po silang mga liquid. So para po hindi natin maibuhog sa agad, so kailangan natin anihin muna yung kanilang sariling liquid. So nakafry na po yan. Tsaka po natin ilalagay sa kaldereta. Ganyan po ang aking technique para po hindi po mapanis agad. Tapos ito po kaldereta. Kapag lang ano po tutuyo, hindi po masabaw. So nilagay ko na po yung mga sitas kaldereta mix. Ayan yung garbanzo. Guys, nahirapan talaga ako dyan. Hindi ko masyado napakita kung paano ko ilalagay. Iba kasi nga guys, wala akong cellphone holder. Pati itong cellphone ko ng beses na bumagsak habang niluluto ako. Kasi talagang pagpapo ko nalalaglag, ganyan. Hirapan ako kumuha ng video. Kasi gusto ko makita niyo kung paano ko niluto yan. Ako talaga ang nagluluto. Ayan guys, nilagay ko ng bell pepper. At ilagay ko na rin ang reno. Guys, hindi ko na pinakita sa inyo. Naglagay ko ako dyan ng peanut butter at saka sugar. Isa po sa nag-preserve ng ating food ay yung mayroong sweet ng konti. Tulad ko sa spaghetti, kailangan po matamis niya. Suka po talaga yun. At saka man, ano rin po yun. Parang hindi siya talaga mas kumbaga, picky rin ang kanyang pagkakaluto ng pasta. Ganun po rin ako magluto. Ayan guys, ayan, nakita niyo, no? Talagang fake at saka... Ito guys, nakaseparate na to, no? So, nagluto ako and then nagseparate na ako para sa dalawa kong anak. Yan, kay Hanila, tsaka Alvin, kay Alvin, tsaka kay Kuya, kay Lalisel. Yan, di-deliver ko ito. So, yung isang anak ko naman, nasa tour pa sila. Hindi pa ako matitirang pa sila nito. Kasi uwi pa lang siya ngayon. Galing sila nag-tour sa ibang lugar sa South. Yan, para sa work ko nila yun, related sa work. So, hindi pa ako matitirang pa sila nito. So, yan guys, bago dadali namin siya sa Carmona. Guys, yung dadali namin sa Carmona, yan. Kasi birthday ng...